Magandang araw! Ako nga pala ulit si Hazel and welcome back again sa aking channel. For today's video po ay gagawa ulit ako ng cutting ribbon. Ulit kasi nakagawa na ako before. Pero yung ginawa ko before is may bow sa gitna and then dalawang design na magkaparehong kulay sa gilid. So for today, ang gagawin ko is yung mix. May dalawa akong kulay dito, ang blue and then yung pink. 12 na pink and then 15 na blue. 15 kasi yung tatlo is yun yung gagawin nating panali. Dapat kasi yung pinakabuo natin is pantay yung bilang. 12 and 12. And then meron akong maliit dito, gaya nga ng sinabi ko, ito yung magiging panali natin. So, paano? O, umpisahan na natin. Itong tatlong metro, ito yung magiging panali natin. Ang gagawin ko dito is, ikakat ko siya. O, yung isa, cut natin. And then, dahil ito nga ang panali, itong natirang dalawang metro, kata natin sa gitna. Ito yung dalawa. Kasi kung maliit lang naman yung pinto na paglalagyan. Ayan. Kata natin ha. Then, i-flatten natin siya sa table. Ang isang metro, ganun din ang gagawin natin. Lagyan din natin ng ano sa gitna. Ayan. Ayan. Then, i-pag-meet natin yung mga kinaga natin, ha? Tapos yung maliit na isang metro, cut din natin sa dalawa. Then, itatali natin siya. Kasi dito natin itatali yung ribbon. Then, balik ka rin mula. Itali natin yung kalahati. Dito naman sa kabila. So, after nyan, ito na tayo magsisimula mag-cut ng mag-fold ng ribbon. Tulad nga nung sinabi ko, nung unang gumawa ko ng unang cutting ribbon, kakailanganin natin ng heavy duty na scissors. Kasi pag makapal na to, ang hirap-hirap na i-cut. Okay? So, uumpisahan ko po sa blue. Okay, tanggalin ko na siya. Itong ribbon ko nga pala is 5 pesos ang isang metro. Sa paggawa nga pala ng cutting ribbon, dapat may sukatan ka. Depende kasi sa'yo kung gaano kalaki ang gagawin mo. So, ang gagawin ko is, ang sukat niya is kasing laki lang ng sa libro. Sinukat ko siya. Ganyan. Tapos, dapat yung haba niyan ay kasing haba din nung pag nag-cut ka na ng pinka. Yan. Okay. Fold pa rin. Fold. Sorry ah, medyo ano to. Medyo matagal. Ayan, matatapos na siya. Kinat ko na lang.
kasi baka makatulog kayo. Yan. Diba? Nakikita nyo siya kung gaano kakapal. So, yan. Ganyan na siya. Okay? And then, after nyan, may teknika ko para hindi mo na siya ipo-fold. Gagawin mo, dito mo siya i-cut. Diba ang kapal niya? Yan. And then, ang hirap niya i-cut. That's why. At ang mga gilid, yung ipapag natin. Tapos, dito naman. Mamaya ipo-fold natin siya. Okay. Dito naman. Dapat ipapantay mo siya dyan na para pag nag-ano pa. Ayan. Ito yung kabila naman. Ito yung sinusukuan ko. Sobrang hirap ito. Ayan. Pasok na natin itong mga lumuwang dito ka raw content na may pasa before. Bakit natin na yung kabilaan. And then, i-fold natin. Kailangan mag-mimit sila. Pag napag-meet mo na sila, pwede mo na silang itali. Itatali na natin siya dito. Asan yung mga ito? Ayan. Ayan. Itatali natin dito sa... Ay. Kabila. Dapat mahigpit. Para hindi siya palaw-law. Kasi ang pangit ng lantutay na cutting ribbon. Kira! Yan. Nakatali na yung blue. Isusunod ko yung pink naman. Okay. Next is yung pink. Ganun pa rin ang gagawin natin. Sukat pa rin natin siya. Okay? Yan. Dapat kasi pantay. Okay. Fold pa rin. Laging paharap ang pag-fold sa'yo ha, para di ka mahirapan. Fold mo siya hanggang matapos yung 12 meters. Okay. Natatapos na siya. Malapit na. Ang hirap nito, 12 meters. Yan. Ang tiklo pa. Yan. Okay. Yan. Okay na. Ganun pa rin ang gagawin natin. Ha? Ganun.
magkakatay dito sa mga edge, and then kapag gamit na lang natin yung mga gitna para hindi sobrang hirap mag-cut. Ito yung talaga yung sinusukuan ko, yung pagka-cut. Kasi ang hirap. Mulan ko na ulit ha. Nauubos yung kinain mo. Pwersa. Yan. Mauubos yung pwersa nila. So, and then, kabila. Ganun pa rin yung natin. Okay. Okay na. Then, ipag-mimit natin siya sa gitna. Yan. Diba? Less force. Then, diba binaliktad natin yung glue? Ito sa kabila naman. Yan. So, okay na silang pareho na itali ko na ha. Okay na. Sisimulan ko sa kulay pink. Yan. Taas-baba lang din, taas-baba. Yan. Okay. Katulad pa rin to ng paggawa ng anong ribbon sa gear. Taas baba, taas baba. Parang alternate lang. May sikreto ako. Fan talaga ako ng pink. Kaya kung napapansin mo, laging may pink sa anak. Naman sa kabila. Laging sa ilalim tayo magsa-start, ha? Yan. Pwede na. Yung pink, and then itong blue na naman, kabilang side lang, alternate pa din.
Ganda ng combination, ah. Parang GS prom. Ganda din ba ang kulay sa inyo? Kasi nung high school ako ganun ang kulay nung ano namin. Junior is pink and then senior is blue. Mamaya yung mga naka-usli ito na ano, yung mga dulo, ikakad natin yan. Oh, and then, kabila naman. Katulad na to, lagyan na lang yan natin ng design para hindi siya masakit sa mata. Okay. Then, blue. Ang blue. Okay. Twist na. Yan. Then, ang gagawin ko, saglit lang. Puturin ko lang itong mga eyesore dito sa ano, yung mga lumagpas. Dapat nga nilagyan ko pa ito ng ano yung curling ribbon. Next time. Kasi yung mahaba. So, ito yung mahaba. Ganito siya. After nyan, i-mix mo lang siya dito sa pink. Yan. Pila ka lang ng blue. Then, tulad nyo na. Kumbaga, ipag sasabong mo lang silang dalawa. Mahirap nga lang. Kasi nga, di ba, kabilaan natin siyang tinali. Pero, kayang-kaya yan. Eh, ang iba ayaw lumipat. Tulad nito. Dito. Itong blue, hilain mo lang dyan. Ipag-switch mo. Yan. Isang blue. Kailangan nila mag-sabong. Para mix. Ang ibang tigas ng ulo ay yan. Mix. Yan. Ganito na siya. Hindi masyadong mix pero kayo na po ang bahala mag ano pag makapaggawa kayo. Yan. Okay. May cutting ribbon na. Yay. Yan. Tapos na po. Yan na siya. Tapos na, ang galing natin! Yay! A for effort! Yay!
Ang ginastos mo lang is yung pagbili mo ng ribbon, pero yung labor is sa'yo. So, ano naramdaman mo, di ba? Ang saya. Okay. So, paano po? Hanggang dito na lang muna yung video ko at ako'y magpapaalam na muna. Bye-bye! Salamat! Thank you for watching!